Sumahin niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Kapernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dapat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga Hintil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay, nito siya ngayoy tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambas. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon din iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit sa karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Palakpakan po natin ang ating mahal na pong Hesus Nazareno. Mga kapatid, ngayong ikatlong linggo sa karaniwang panahon, kung kayo po ay napakinggan nyo hong maigi ang ating mga pagbasa para sa araw na ito, marahil isa lamang ang mensahe nito, na ang Diyos ay tunay na buhay. God is truly alive. Sa atin pong unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Isaías, napakinggan po natin ang kwento kung saan ang bayan ng Neftali at ang bayan ng lupain ng Zabulon ay nakakaranas ng kapahiyaan, nakakaranas ng kadiliman. Ngunit ano ang pangako ni Propeta Isaías? Darating ang isang manunubos, darating ang isang tagapagligtas na magbibigay ng liwanag, magbibigay ng katarungan, magbibigay ng kapanatagan. At sino ho ang tinutukoy nila dito? Walang iba kundi ang ating poong Jesus Nazareno. At magandang tingnan po yan sa buhay natin, mga kapatid. Lahat po tayo dumadaan sa hirap ng buhay. Lahat po tayo dumadaan sa pighati. Lahat po tayo dumaranas ng problema. Ngunit tandaan din natin na buhay ang Diyos. At kapag ibig sabihin buhay ang Diyos, nangangahulugan po, mga kapatid, na ang Diyos kailanman hindi tayo pababayaan. At ang ipagkakaloob niya,
hindi kadiliman, kundi ang ipagkakaloob ng Diyos, liwanag at kapanatagan. Kaya mga kapatid, kung ang Diyos ay buhay, pinapaalala sa atin sa araw na ito na ang Diyos na meron tayo ay Diyos na puno ng pag-asa. Siya ang Diyos ng pag-asa. Alam niyo po mga kapatid, halos magtatatlong taon na po tayong nasa loob ng pandemya. Marami na po ang nawala marahil sa mga kilala natin at mga mahal natin sa buhay. Marahil ang iba ay patuloy pa rin naghihikahos dahil walang trabaho, lahat ng bilihin nagtataasan. Mahirap ang buhay. Pero hindi ho dahilan ng mga bagay na ito upang tayo ay sumuko. Hindi po dahilan ng mga bagay na ito upang tayo ay bumitaw. Bagkus, pinapaalala sa atin sa araw na ito na kung ang Diyos ay tunay na buhay, nangangahulugan na ang Diyos na meron tayo ay Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya ano ang hamon sa atin? Huwag kang mawala ng loob. Huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil hindi habang buhay, kadiliman ang ating mararanasan. Bagkos sa buhay natin, darating ang liwanag na si Jesus lamang ang magbibigay. Sa madaling salita, mga kapatid, hindi habang buhay, Biyernes Santo ang ating buhay. Bagkos darating ang oras at pagkakataon na darating din tayo sa Pasko ng muling pagkabuhay. Hindi habang buhay nasa liwanag, kundi darating ang pagkakataon na makakaranas din tayo ng liwanag na ang Diyos lamang ang magbibigay. Buhay ang Diyos dahil Siya ay Diyos ng pag-asa. Buhay ang Diyos dahil sa din ay Diyos ng kagalakan. Hindi ho madali ang buhay, maraming lungkot, maraming pighati, maraming luha ang buhay. Pero sa kabila ng mga buhay natin na ito, minsan napapalitan ito ng galak. At kanino nagmumula ang kagalakan na ito? Hindi kung saan man, hindi kung kanino man, kundi ang kagalakan ay nagmumula lamang sa Diyos. Dahil ang kagalakan na nagmumula sa Diyos, hindi panandalian lamang, kundi ito ay pang magpakailanman, pang walang hanggan. Buhay ang Diyos dahil Siya ay Diyos ng pag-asa. Buhay ang Diyos dahil Siya ay Diyos ng kagalakan. Panghuli, mga kapatid, ngayong ikatlong linggo sa karaniwang panahon, ipinagdiriwang din po natin ang linggo ng salita ng Diyos. No? National Bible Sunday. No? Kapag tinanong ko po kayo, sino po sa inyo ang may mga Bible? Pakitaas nga ho ang mga kamay. No? No? Oo, madami, no? Sige, pakibaba na po, salamat. Sino po sa inyo ang nagbabasa ng Bible araw-araw? Umonti na yung nagtaas ng kamay. Palakpakan naman po natin yung mga nagbabasa ng Bible. Alam niyo mga kapatid, ang salita ng Diyos ay mahalaga sa ating buhay. Ang salita ng Diyos, para karamihan sa atin, yan ang nagbibigay sa atin ng lakas. Yan ang gumagabay sa ating buhay, sa ating buhay pananampalataya, nagpapalalim sa ating ugnayan at relasyon sa Diyos. Kaya sa ating ebanghelyo, napakinggan natin na si Jesus ay tumawag ng mga apostoles, tumawag ng mga disipulo, at isa sa kanilang mga misyon ay magpahayag
ng salita ng Diyos. Ngunit ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay hindi lang sa paggamit ng ating mga bibig. Ngunit ang tunay na pagpapahayag ng salita ng Diyos ay makita ang buhay na Kristo sa puso ng bawat isa. Minsan ho kasi aminin natin o hindi, ang salita ng Diyos akala natin sa loob lamang ng simbahan na pakikinggan. No. Kapag umaattend tayo ng recollection, ng retreat, dun lamang na pakikinggan ng salita ng Diyos. Pero maraming pagkakataon sa mga simpleng ugnayan, sa mga simpleng kwentuhan natin sa bawat isa, minsan nangungusap ang salita ng Diyos. Minsan po, nung ako ay batang pari pa, naimbitahan ho akong mag-bless ng bahay. At alam ko pong hirap na hirap yung pamilya doon sa aking babasbasan. Ngunit, nung nag-aabot sila ng tulong para sa akin, sabi ko, hindi na po, itabi nyo na lang po. Ang sabi nila sa akin, Father, hindi na, para po yan sa inyo. No? Kaya, kinalingguhan, no? Nagpadala ho ako ng makakain nila doon sa kanilang bahay. Ako mismo ang nagdala. At nung ibinigay ko na po yung makakain nila, alam niyo po kung ano ang sabi ng mag-asawa sa akin, Father, hindi talaga nakakalimot ang Diyos. Father, ang Diyos talaga, hindi tayo pababayaan. Alam niyo po, nung mga panahon na yon, ako po ay nahihirapan sa aking buhay pagpapari. Ako po ay, no, maraming katanungan sa aking buhay nung mga oras na iyon. Maraming tanong, may mga problemang hinaharap. Ngunit nung bumalik ako sa kwarto ko, naalala ko yung salita ng mag-asawa, kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kailanman ang Diyos ay laging nandiyan. Alam niyo po, sabi ko sa aking sarili, yun marahil ang salita ng Diyos na nangungusap sa akin. Hindi ko napakinggan kanino man, hindi sa pari, hindi sa isang reliyosa, kundi sa isang simpleng tao. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay buhay kung tunay nga siyang buhay sa puso ng bawat isa. Ang salita ng Diyos ay buhay kung sa puso natin buhay si Jesus. Mga kapatid, sa araw na ito, alalahanin natin at patuloy tayong magpasalamat dahil meron tayong Diyos na buhay. Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa. Diyos na magbibigay sa atin ng tunay na kagalakan. At kung ito ang ipagkakaloob sa atin ng Diyos, ang misyon ng bawat isa sa atin ay maging buhay si Jesus sa puso ng bawat isa. Amen.